It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang, 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 magandang morning! Good morning, BCs. Good morning, Mommy. Good morning ka, Ma'am. And it's our day 2. Nakakadalawang araw na ulit tayo dito po sa Magandang Umaga, Mommy. At sana naman ay nag-enjoy ka sa kwentuhan natin nung Lunes, ha? At ngayong umaga, nakakatawa po kasi I'm sure hindi ka lang mag-enjoy, kundi matututo ka pa. At sigurado akong magiging tayong mas malusog ang pag-uusapan natin ngayon. Napapanahon para sa buwan ng nutrisyon. Di ba? Nutrition Month. Tayo po ay gagawa ng soya milk. How do you like that, ha? Soya milk production. Personally, favorite ko yan. Anything soya, tokwa, soya milk. Oo, ay nako, kasi nga masustansya at masarap. At nagtataka ako, sabi ko, paano kaya yan gawin? Kasi gusto ko laging may fresh supply. Dahil bumibili ako, tas mamaya hindi available. Nakakatuwa naman dahil meron po tayong mga bisita sa araw na ito kung saan i-discuss po nila yan. Tuturuan po tayo kung paano gawin yan. Okay? At mamaya po ay introduce natin ang ating speaker sa araw na ito. At syempre pa, marami pang kwentuhan dito lamang po sa Magandang Umaga, Mommy. Nagbabalik ang Magandang Umaga, Mommy. Ako pa rin si Mommy Rachel De La Rosa dito po sa 1143 DZMR. Salamat po sa pakikinig. Thank you very much. At sakto ha, habang nagluluto ka ngayong umaga at nag-iisip ka kung ano ang gusto mong gawing juice. Juice talaga. Oo. Nako, tuturuan tayo ngayong umaga ha ng isang masarap, okay, at masustansya na inumin. Actually, pwede pa rin itong ibenta eh. Actually, yun talaga ang purpose natin dito. Ito po sa Magandang Umaga, Mommy, ang sabi natin ay meron tayong skills and livelihood development training. Okay po? Yan po ay in collaboration with the Quirino State University. O, di ba? Kasi nga, alam natin na panahon ng pandemic, maraming nawala ng trabaho, o di naman kaya, may trabaho pa rin, pero nabawasan yung working hours. Kasi syempre, imbis na matanggal sa trabaho, eh, sinati-hati na lang yung days, yung trabaho, ng yung oras ng araw ng pagtatrabaho. So, pag ako titingin ako sa social media, sa mga sinasalihan kong mga groups ng mga mommies din, merong mga ganun eh, na tumutulong. Alam mo, isa talaga sa sinasabi nila doon, laging problem. Naghahanap ng extra job, naghahanap ng extra income, naghahanap ng pagkakakitaan, kasi kulang. So, dito po, yan po ang isa sa purpose natin dito sa Magandang Umaga, Mommy. At para po dyan, okay, nais po nating tawagin ang ating pong isa sa mga panauhin sa guest po natin sa araw na to. Siya po ay University Extension Director ng Quirino State University. Walang iba po, kundi si Dr. Fredis Dolohan. Good morning, Ma'am Fredis! Good morning, Ma'am Rach! Oo, natutuwa din kami na nabigyan kami ng ganitong pagkakataon upang ma-share yung aming pong mga na-develop na technologies dito sa aming university, sa aming mga pwedeng possible or potential adapters. Kasi yung aming pong isang role na ginagampanan bilang isang universidad ay yung mag-extend o mag-share ng mga technologies nga na na-develop ng aming research department. At yung aming pong extension department na kung saan dito kami na bibilang ni Mami Bell, ni Tita Bell ay mag-share using it platform na to, using radio. Kasi alam natin dahil tayo nga ay nasa pandemic, COVID-19 pandemic, medyo restricted yung ating face-to-face bagamat sa pagkakataong ito nabawasan na nga yung cases ng COVID infection. Pero ituloy pa rin natin yung aming pag-air ng mga skills development training sa pamamagitan nga at natutuwa kami na dito kami na napasali sa ating programa ito.
muna namin ang pag-share ng mga technology tungkol sa soya o yung utaw. So dito kasi sa Quirino o sa aming university, nagkaroon kami ng memorandum of understanding with yung aming funding institution, DA Bar, Bureau Agricultural Research ng DA, at pinondohan ang technology commercialization nung mga soya products sa province ng Quirino. Pero dahil nasa radio ating mga interested na adapters or clients kung gusto nilang matutunan at mag-avail ng ating sinishare na technology sa mga products na develop sa soya. So hindi lang soya, sa susunod pa na mga pagkakataon o schedules, sunod-sunod rin namin yung lahat ng na-develop namin. Isusunod natin ng mga iba gaya ng peanut, including meat processing, fruit processing. So sana antabayan nyo kami lagi at makinig sa programa ni Ma'am Rach sa DZMR. Ayun, wow, fantastic. Nakikinig pa lang ako habang nag-explain si Ma'am Fredis tungkol dito sa projects na ito. Marami na akong naisip. Marami na akong naisip na magbe-benefit about this, 'di ba? Hindi lang mga mommies, kundi yung mga nakikinig mismo ngayon, mommy at saka yung mga anak nila, hindi naman kaya kahit mga tatay, 'di ba, na naghahanap ng pagkakakitaan at available naman. And we are thankful with the Quirino State University at kay Doc Freddy's at sa kanya pong team at sa kanya pong staff na they're very much willing to share this. So maraming salamat po Ma'am Doc Freddy's at ayan, sa mga susunod pa ay tatawagan po uli namin kayo at ma-share po yung iba pong mga pwede pong maibahagi dito po sa ating programang Magandang Umaga Mami. Siyempre pa, may isa pa po tayong guest o diba, bisita sa atin. Actually, hindi na ito magiging guest si Ma'am. Regular sila natin ito pag Wednesday. Oo, dito sa Magandang Umaga Mami ha. In partnership, in collaboration with Quirino State University, ang atin pong kakausapin na magdi-discuss. Tuturuan tayo kung paano gumawa ng soya milk. Walang iba kundi po ang Product Development Training Center Coordinator ng Quirino State University, si Ma'am Belle Salvador. Good morning, Ma'am Belle. Good morning, Ma'am Rage. Ayun, bati po kayo, Ma'am, sa ating pong mga kamam dito po sa ating pong programa. Okay, so magandang umaga sa ating mga kapatiran, lalong-lalo na mga mamshis, mga nanay, mga inay, mga inang, dito po sa programa ni Ma'am Rage na Magandang Umaga Mami. Ayan, tama, thank po. Tama po. Thank you, Mami. Ayan, kamami na rin natin si Ma'am Belle. Tuturuan tayo ni Ma'am Belle kung paano gumawa ng soya milk. O, di ba? Kaya wag kang aalis dahil maya't maya, ayan po, matutunghayan nyo ang video kung paano gumawa ng soya milk. Dito lamang sa Magandang Umaga, Mami. Magandang araw sa ating mga kapatiran, mga nakikinig sa DZMR sa programa ni Mamshi Rage. Sa araw na ito, ako po ay magtuturo sa inyo ng isang produkto na mapagkakakitaan na produkto mula sa utaw o kaya soybeans. At ito po ay ang paggawa ng soya milk. Hinihiling ko po na tayo ay makinig sa radyo habang tayo ay may ginagawa sa ating bahay. Okay, so inanyayahan ko ang mga mami, ang mga nanay, ang mga inay, mga inang, para po makinig tayo sa programa ni Ma'am Rage. Atin na pong umpisahan ang ating paggawa ng soy milk.
ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa. Unang-una, pakita ko sa inyo kung ano yung mga sangkap at mga kagamitan. Okay, so sa mga hindi po nakakalam, ito po itsura ng utaw o kaya soybeans. At alam naman natin ang soybeans ay napakasustansya po, very rich po sa protina. Ito po ay substitute ng mga meat products. Yan po. So alam po, magugustuhan po natin lahat ito. Okay, so ito pong utaw ay ang ating main ingredient. So, kailangan din po natin ng asukal, puting asukal, pwede rin pong brown sugar, at saka syempre kailangan natin ng tubig. Preferably mineral water. Okay? And then syempre kung gagawa po tayo ng soya milk, kailangan ibabad muna siya ng 12 hours at most. Okay? So, or magdamag po yan. Para po, madali po siyang gilingin kasi po, syempre, lalambot na po siya. So, ayan po. Kailangan din natin ng, yan po yung nababad na utaw. Kailangan din po natin mga gamit, blender. Kailangan natin ng ang blender po, meron po yung maliit, pero itong gamit po namin ay heavy duty. Okay? Kailangan din ng mga measuring gadgets. Okay? Measuring cups, measuring spoons. Okay? Kailangan din natin ng tray. So, para po hindi messy yung ating paggawa. Kailangan din natin ng salaan o kaya strainer. Aside from the strainer, gumagamit din po kami ng katsa. Ito po ay na-sterilize na ng hot water. So, gamitin po natin sa pagpiga ng ating nagiling na soybeans. So, yan po ang ating katsa. At syempre, meron din tayong mixing bowl. Magagamit po natin to habang tayo ay nagigiling. At syempre, hindi mawawala ang ating packaging material. So, ito po ang aming PET bottle. So, ang capacity po nito ay 1 liter. So, may kasama na po siyang takip. Ang aming pong PET bottles ay binibili po namin at pagka may laman na po siya, yan ay 50 pesos, isang litro. Kailangan din natin ng funnel o kaya embudo para madali pong maglagay sa ating PET bottle. Okay? So, ito lang po yung ating mga kagamitan. Napakasimple. At panghuli, kailangan din natin ng kalan para po iluto natin yung ating soya milk. Yan po. Malapit na po tayong mag-umpisa. Ito po yung nababad na utaw. Okay, so yung raw mat, 1/2 kilogram. Tapos nung namabad na siya, yan na po yung ating output. So, kailangan pong tanggalin yung kaniyang balat. Okay? Okay, so gigisingin po natin through mainit na tubig po yung ating nababad na soya para magising yung kaniyang milking ability. Okay? Yan po. So, and then i-strain na natin. Now, ready na tayong mag-blend or mag-giling sa ating soybeans. So, ito po ay nasala na siya.
Okay, so habang magigiling po tayo, kailangan natin ng maglagay ng tubig dun sa ating blender. So, unti-unti po nating gilingin yung ating nababad na soya. Okay. So, umpisahan na po natin ng paggiling sa ating nababad na soybeans. Okay po. So, yan po. Gagamit po ako ng food globes para po siguraduhin natin na malinis po ang ating output. Sa mga hindi po nakakakita sa akin by air over the radio, ako po ay nakasuot ng hairnet. Ako po ay nakasuot ng puti na apron. Naka-food gloves po ako at wala po kayong makikitang alahas na nakasuot sa akin. Kasi po ito po yung basic sa food safety. Kailangang malinis po tayo, hindi lang yung ating mga kagamitan. At syempre yan, nagsuot din po pala ako ng face mask. Sanay na po tayo sa face mask. Baka po kasi matalsikan yung ng laway yung ating mga produkto. Okay po. So, mag-umpisa na po tayo. Okay, magigiling na po tayo. At ulitin ko, unti-untiin po natin ang paggiling at huwag mo nating kalimutan maglagay ng tubig sa ating nababad na soybeans bago natin siyang gilingin. Oh, ayan po. Maglalagay na po tayo ng tubig. At saka natin paandarin yung ating blender. Ayan po, nag-umpisa na po na maggiling. Ayan po, naririnig po ninyo yung tunog ng ating blender para po sa paggiling ng ating soybeans. O, ayan po. Siguraduhin po na nagiling na siya masyado kasi mamaya gagamitin natin yung sapal. Or sa susunod na linggo, gagamitin natin yung sapal ng soybeans. Okay, yan po. No, yan. Okay. So, yan po yung unang paggiling natin. And then later, yan, idiretso na sa ating salaan. So, ayan. Ilalagay na po. So, napakadali or napakabilis po ng paggiling. Okay, so habang naghihintay, yan, maglagay na naman ulit tayo ng nababad na soybean sa ating blender. Ilagay na natin lahat. Kayang-kaya naman niya siguro kasi heavy duty po yung gamit nating blender. Ayan po. Ilalagay na lahat. Okay. Then, ilagay po lahat para walang masayang. Okay. And then, magdagdag ulit tayo ng tubig yung ating gigilingin. So, tandaan po natin, kalahating kilo lang po yung ating soybeans. Okay. Ang gamit po nating tubig ay mineral water. Para sigurado po na safe yung ating soy milk. So, paandarin ulit natin yung panghuling
mga nababad na buto ng soybeans. Ayan po. Naririnig po ninyo yung tunog ng ating heavy duty blender para sa huling paggiling ng ating soybeans. Yan. Hindi ko alam kung okay na yan. Okay. So, pwede po ninyong i-check kung okay na. Pero kung hindi pa, pwede na makulitin. Oh, hindi pa. Mukhang hindi pa gaano, Mami. So, pwede po nating ulitin. Mukhang nagmamadali yata ako. Okay, so anyway, hindi naman po problema yan. So, final na po ang giling. Dagdagan natin kaya ng tubig para mas madali. Siguro kanina baka kulang sa tubig kaya hindi siya gaanong nagiling. Okay? Ayan po. So parang nagmamadali si Mami Bell. Ayan po. So yan na, yung final na talaga na pag-giling sa ating soybeans. Okay? So yan, naririnig ulit natin mga mamshies. Okay, so okay, finally, okay na siya. Okay, so ready na tayong magpiga. Okay, so yan na po. Sasalain ulit. At sabi nga natin, yung sapal, pwedeng i-set aside. Kasi po, zero waste po tayo sa soybeans. Wala pong itatapon as much as possible. So, yan po. Kailangang ma-strain. Okay, after straining, ipigayin po natin sa pamamagitan ng paggamit ng katsa para po yung katas ng soybeans ay makuha lahat. Yan po. Yan. Dagdagan na natin ng tubig para po hindi masayang or yung siguradong mapigang mabuti para ma-extract natin yung gatas mula sa soybeans. Yan po. So yan, mapansin nyo after grinding, okay, ilipat muna natin para mas maluwang yung area. Lipat natin yung blender. Okay? And then, yung final extraction na po tayo, gagamit po tayo ng katsa. Okay? Kailangan idagdag na lahat yung mga tubig para siguradong okay, yan. Dinagdag na po lahat yung ating tubig na na-measure. And then, i-strain na finally. And then after that, i-squeeze na natin sa pamamagitan ng paggamit sa katsa.
Ayan po. At kung mapapansin nyo po, yung mga gamit po namin, plastic at saka stainless po. At kung mapansin nyo, yung ating sandok ay wooden. Para siguro siguradong walang reaction. Okay. After mixing, after squeezing, ready na po tayong magluto. Okay. Ganun lang po kasimple or kadali ang paggawa ng soya milk. Mas madali na naman po ang paggawa kung gagamit po tayo ng electric soya grinder. Ito po ay isang equipment na ginagamit natin sa university at ang capacity niya ay 5 kilograms po. Kaya lang, ito pong ginagawa natin ay 1/2 kilogram lang po na soybeans. Okay. So, ayan po. Malapit na pong matapos. So, sasalain na natin sa pamamagitan ng katsa. Okay, at ang katsa po na naihanda ay napaka-cute. Okay. So, medyo maliit po siya. Pero, pagtsagaan na po natin. Kasi, konti lang naman yung ating gagawin. Which is, 1/2 kilogram lang na soybeans. So, yan. Mamaya makikita nyo na yung 1/2 kilogram na soybeans ay marami tayong magiging yield. Okay? Okay? So, napaka-cute yung ating katsa, pero okay lang po. Kaya natin yan. Para lang po siguradong mapiga nating mabuti yung ating soy. Yan. Ayan po, nakikita nyo. Okay. Okay. So, pigayin po nating mabuti para siguradong makatas or lumabas yung gatas ng ang soybean. So, yung ating sapal ay iset aside natin kasi pwedeng gawing soya balls at alam ko yun yung susunod nating gagawin next week. Okay? Ayan po. Actually po, yung ating pagpipiga ay isa sa pinaka-challenging na step or process ng paggawa ng soy milk. Kasi po, ayan, ibibigay mo yung best energy mo dyan sa pagpiga ng soybeans. Ayan po. Okay. So, okay. Yung sapal at yung sapal po kung sa equipment na sinasabi ko, mas finer po ang output na sapal. I mean yung texture. Kasi po yung grinder namin ay pag pinasok mo na yung nababad na soybeans, pag lumabas po, maghihiwalay po yung gatas at saka sapal. Siya na rin po yung magpipiga. Okay, so yan po. Malapit na. Last na yan. And then, ready na po tayong magluto sa ating soy milk. Okay, pagkatapos niyan, tapos masala lahat, idadagdag na po natin yung ating asukal. Okay, yan na po yung sapal ng 1/2 kilogram or kalahating kilong soybeans. Okay. So, walang masasayang.
kasi marami pong pwedeng gawin sa sapal. Pwedeng gawing soya balls, pwedeng gawing, madami po ang pwede dyan. Pwedeng gawing cookies, ayan, pwedeng gawing maruya, and etc. Okay, so ayan, tapos na. Ready na po tayong magluto sa ating soy meat. Napakatali talaga mga mamshi. So, asukal lang at saka tubig ang ating sangkap. O ingredients. So, yan. Pwede na. Ready na po tayong magluto. Idagdag na po natin yung ating remaining na tubig at ang kanyang asukal. Okay. 1/4 kilogram na asukal sa 5 or 4 na litro na tubig at kalahating kilong buto ng soybeans. Yun lang po ang ingredients ng ating soy milk. O yan, inalagay na. So, haluin lang po yan. Isasalang na po sa ating kalan. Yan. Haluin po natin ng mabuti para matunaw o kaya ma-dissolve yung kanyang asukal. Okay, and then siguraduhin po natin na continuous stirring po para maiwasan na masunog po yung ating nilulutong soybeans. At normal po na magkaroon ng bubbles yung ating soybeans. So, pwede po natin alisin yung mga bubbles on top. Okay, yan po. Very good po ito sa mga bata. Ang soy milk. At kung hindi po naman kayang ubusin, pwede po nating ibenta. So, yan po ang ating soy milk. Hintayin po natin na kumulo. Then, pagka mag-start na po siyang kumulo, orasan po lang natin, mga 5 minutes, pwede na pong hanguin. And then, bago tayo maglagay sa PET bottles, kailangan pong palamigin po natin. Okay? Okay. Sa ating mga soy milk, meron po yung mga tao na ang gusto nila ay cold. Gusto rin din ng mga iba yung mainit na soy milk. Pero ang plan ko po, pag hindi po natin naubos, yung ating soy milk, ilagay lamang po, i-store lamang po natin sa freezer. So, freezer po ang paglagyan kasi po alam naman natin mataas ang moisture ng ating soybeans or soy milk. So, keep frozen po kung hindi natin maubos. Okay? So, dito po sa pamantasan po namin, ang benta po namin ng 1 litrong soy milk ay 50 pesos po. Kasi po, ang soy milk production or pagka ginawa mo siyang negosyo, mataas po ang kita. Okay? And then, pwede pong value add po kayo. Kung ayaw po ninyo ng plain, pwede kayong maglagay ng mga flavors kagaya ng chocolate or cocoa. Pwede rin pong pandan flavor o kung ano mang flavor ang gusto ninyo para sa inyong soy milk. Okay? So, kapag nakagawa po kayo ng soy milk, yung mga sapal, ginawa din ninyong ibang products, pwede pong mag-partner. Meron kayong pang-merienda, meron kayong pantulak na soy milk. So, yan po. So, hintayin po natin kumulo yung ating soy milk.
Ayan. So, tapos na. Okay na. Okay. So, yan yung sinasabi ko, yung mga bubbles na na-form. Sa ibabaw, pwede din po nating alisin yan. Okay? Para po hindi hassle sa paglagay dyan sa ating pet bottles. Okay? So, ayan, mga kamamshis, malapit na pong matapos yung ating ginagawang soy milk. So, maglagay na tayo sa ating pet bottles. Okay? Yan po. Yan po ang capacity niyan ay yung 1 liter. May mga nabibili din po ng mga pet bottles na in different sizes. Meron po yung 250 ml, may 500 ml, at meron pong 1,000 ml or 1 liter. Okay? Yan po. Naglalagay na tayo sa pet bottles. Kasi lumamig na po yung ating soy milk. Okay? And then, pagkatapos pong ilagay sa pet bottles, takpan na po din natin kaagad. Okay? So, ayan po. Dito po sa aming pamantasan, binibenta po namin to na hindi frozen. Ibig sabihin, just after cooking, just after packaging, binibenta na po namin sa mga dito lang po sa campus. Pero kung yung mga lalabas po ng campus ay syempre na it is kept frozen. Yan, ito na po yung ating mga finished products. Okay? So actually po lima po yan, 5 na litro. Yan lang po yung picture natin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang araw sa ating lahat. Lalo na yung mga mamshis, inay, inang, mama na ating mga kapatiran. Yan lamang po at magandang buhay sa ating lahat. Good morning po, Ma'am Bel. Good morning, Ma'am Reg. At good morning po sa lahat. Ayan, good morning po. Welcome po dito sa Magandang Umaga, Mami, sa 1143 DZMR. Salamat po dahil binigyan niyo po kami ng oras at willing po kayo, ayan, di ba, na mag-share ng inyo pong knowledge at kaalaman tungkol po dito sa ating pong soya milk production, o di ba? So, napanood po ang video ng ating pong mga tagapakinig at yung mga nanonood via Facebook live stream. At meron lang po tayong, I'm sure may mga naisip sila na mga itatanong na mga gagawin po dito sa ating pong soya milk. Kasi ako, Ma'am Bel, personally, favorite ko po talaga ang soya milk. Minsan nga noon, pumupunta pa kami ng Santiago para bumili doon sa isang hospital para lang sa soya milk. Bibili kami ng 3-4 frozen yun para pagdating dito fresh pa tapos ire-ref. So after that, ubos na naman. So nung nakita ko yun, siko, ay, ang gusto ko to. Tapos knowing, reading about the benefits of soya milk, ang dami-dami palang good benefits. Ana, pasok for me kasi meron ako ng tinatawag na perimenopausal syndrome. So perfect siya. Yes. So, kayo po, Ma'am Bel, ano po naman ang masasabi niyo about dito po sa soya milk? May nais po ba kayong i-share na health benefits about soya milk? Okay, Ma'am Reg, ayun nga sa sinabi po nyo, talagang very rich po siya sa protein. So, pag hindi po kayo kumakain ng meat products, pwede pong substitute yung ating soybeans. Ah, so parang pag-vegetarian. Yes, kung vegetarian po yes, siya. Yes po. Oh, nice. Yan. So, Ma'am, doon po sa pinakita pong proseso, doon po sa video, ang isa pong pwedeng nakita ko po kasi na pwede pong itanong ng ating pong mga manunood or ng ating pong mga tagapakinig ay halimbawa po kasi kunyari, di ba kailangan po kasing ibabad yung soya beans, yung utaw
Yes. Oh, so kunyari 12 yes, hours, ma'am. 6 to 12. 6 to 12 hours po, right? Yes, ma'am. Oo, ano po 'yun? Minimum ng 6 hours or maximum ng 12 hours? Sa soaking po, okay lang po na ma-reach niya yung 12 hours as long as yung tubig po niya talaga ay malinis or pwede rin pong palitan or palit-palitan yung tubig na pangbabad. So wala pong bearing yung tagal ng pagbabad. Ah, so okay lang din po. Paano po kung medyo nag-extend ng, kunyari, nasobrahan ng konti sa pagbabad, wala po bang epekto yun dun sa lasa nung milk yung, or yung texture? Okay lang po. Wala, ma'am. Basta ang strategy po namin, kailangan gisingin mo yung kanyang milking capability or capacity or capability para po, lagyan mo siya ng hot water para po para mahugasan siya at magising yung kanyang milking ability. Ah, so ngayon ma'am, kunyari ako magbababad na ako. 2.5 kilos. Kasi doon po sa video, 2.5 kilos eh. Yun lang po yung kaya ko munang gawin. Ano po, initially, ang gagamitin ko, mineral water po, di ba? Mineral water. Papainitin ko po or plain mineral water lang? Ah, okay ma'am. Ganito po. Yung pagbabad ma'am, okay lang po yung tap water. Basta malinis yung water. Pero yung pong mineral water, yun po yung gagamitin while luto. Grinding na po. Yes, ma'am. Ah, okay. Oo. So, eto po, pag ibababad ko na siya, tap water, huhugasan muna. Ano po ma'am? Hugasan muna. Yes ma'am. And then ibabad. Opo. Tapos, kailan ko po siya lalagyan ng mainit na tubig? Before po, gilingin na. Ah. Parang gisingin mo lang yung kanyang milking ability. Oh, okay. So, ayan po mga kamam ha. Malinaw po. Kasi minsan, kahit naman nanonood lang tayo ng video, yung mga ganitong mga information, mga detalye, wala doon. Ano? So, maganda po talaga itong na-share sa atin, nagiging naidedetalya sa atin ni Ma'am Belle. So, ayan, kahit anong, malinis na tap water, pwede panghugas at pangbabad. 6 to 12 hours. Yes, walang, yeah, wala pong problema kung ilang oras iba. Mas matagal po sa 12 hours, okay lang? Or baka masira na siya? Baka po mapanis na po siya pagka lumampas pa ng 12 hours. Ah, so hanggang 12 hours lang talaga. So parang lumambot lang po yung seeds, no? Yung beans. Yes, ma'am. Ah, okay po. Ma'am, ganito po. For example po, di ba ibababad siya? Ano po ang kailangan na pagbabadan sa kanya? Dapat po ba plastic lang or aluminum or kasi baka may reaction doon sa soya beans? Ano po ang recommend yung pagbabadan nito? Okay, so pagbabadan ma'am, preferably plastic. O kaya pwede rin pong stainless. Huwag lang pong aluminum. Kasi po, yung nga sabi po ninyo, mayroon pong reaction kasi po ang aluminum corrosive. Oh, yun nga po yun. Kasi yung mga iba, kasi karamihan kasi yung mga nabibili, di ba, sa lab, yung mura lang ba na ano eh, aluminum pala. So, baka maka-apekto sa lasa ng milk. So, at least po, malinaw po yan. Oo. Ano po yung takip niya? Fully covered siya? Or dapat yung medyo may nakapasingaw ng konti? Or cloth ang takip? Ano po ang dapat na pangtakip habang nakababad? Okay lang po kahit plastic or any, basta maiwasan lang yung entrance ng mga insekto, ganyan. So, kahit hindi po siya sealed, okay lang po. Basta matakpan lang siya. Oh, okay po. So, ito po room temperature lang, no? Hindi naman po kailangan ilagay sa ref. Sa room temp lang po. Ah, room temperature lang. Oh, di ba mga kamam? Ang dali lang palang gawin, ah, di ba? Tatlo lang na ingredients ang kailangan natin. Tuwang-tuwa ako talaga dito, Ma'am Belle. Tatlong ingredients lang. At isang tool. Yes, ma'am. Blender lang ang kailangan. Makakagawa ka na pala ng soya milk. Yes po. Opo. Ito pa, ma'am. Isa pa pong tanong, Ma'am Belle. Kasi, di ba, magluluto na tayo ngayon. Malambot na siya. Mm-hmm. Napiga na. So, ngayon, pwede po ba, dun sa pagpapakulo na gamit yung mineral water, gaano po siya katagal na pakulo,
yung bang briskly boiling water or ito po yung parang medium lang, medium to high heat, parang ganun. Kasi baka may effect din yun sa pagluluto. Okay. Doon po sa pagka po na piga na siya, then nahalo na with the sugar, di iluluto na po natin siya. So, ang kailangan po, kailangan ng stirring constantly kasi po maaring masunog po yung ating mixture. And then, upon boiling, doon ka po mag-start mag-time, at least po 5 minutes boiling siya. Ah. Pero continuous stirring po. Ah, so madali lang palang lutuin? Yes, ma'am. Oo. Ayan mga ka-ma'am, ha? Clear. And then, opo. While stirring po, hindi po maiwasan na mag-produce siya, mag-create siya ng bubbles. So, pwede pong alisin ninyo yung bubbles na nasa top. Ah, okay po. O, so ganun meron po. Meron po yun, kasi nga, So ganito po, 'di ba? Habang nakasalang siya, halo po ng halo, 'di ba po? Hanggang sa kumulo. Yes, ma'am. Okay, tapos yes, ma'am. Kung kumulo na siya, magta-timer ako ng 5 minutes. Yes, ma'am. Okay, so saka mo siya hanguin. Oh, okay. So ang fire po nito ay medium to high heat. Yes, ma'am. Okay lang, basta continue stirring para hindi masunog kasi tendency po nasusunugan din eh. Because of the sugar and syempre yung milk. Ay, ma'am, yeah. O, eto, ma'am, bago to. Nga, naisip ko lang ngayon. For example, ma'am, ayaw niya ng white sugar. Gusto niya brown sugar. Gusto niya honey. Pwede po bang ganun? Siguro po, pwede yung brown sugar. Pero, okay lang din po. Pero yung kulay po mag-change talaga. Magiging darker. Ah, kaya pala siya white sugar ang nilalagay. Yes, ma'am. Ah, sige po. Kasi ma'am, ako naisip po yun eh. For example, ako, gusto ko yung medyo brown sugar or honey. Oh, sabi ko yun ang ilagay ko or mas kabado. Yung color lang pala ang magbabago. Yes, ma'am. Ah, okay po. So, ayan ka ma'am ha. Andali lang palang gawin. Pagkasalang natin, halo lang ng halo ng halo ng halo. Pag pumulo, siyempre, hahaluin pa rin ha, pero magbilang tayo ng 5 minutes. And after that, tanggalin na siyempre sa lutuan. Papalamigin na, saka na natin siya pwedeng ilagay sa mga lalagyan. Pero ma'am, ito pa po, isa pa. Yes. Diba ma'am, doon na tayo sa mag-grind na tayo. Kanina po kasi sa video, diba naka-blender siya, nag-grind na siya. O paano ma'am yung mga kunyari nakikinig ngayon? Ang idea niya ay... marami siyang soya milk, soya beans. At ang gusto niya maramihan, pero wala siyang soya grinder. Hindi naman pwede yung sa blender lang kasi ganun kadami, ma'am, di ba? Pwede niya po bang ipaghiling sa palengke, kunyari? Siguro, ma'am, kung sa palengke kasi po, yung mga grinder nila doon, ang daming different commodities na doon gumagamit po. Ginagamit or sinasalang. Oo. So, medyo ang soybeans po kasi medyo sensitive, lalo na pagka soya milk. So, siguro ang suggestion ko, basic na need po talaga pag you go into soy milk production or processing, kailangan meron po tayong blender. Kahit po yung maliit lang na blender, and then siguro sooner or later pagka you go into big production, suggest na bumili na lang po kayo ng yung soya grinder and at the same time yung pinipiga na po niya kasi yung ano, yung sapal. Ah, tama. So kung for now pwedeng blender lang muna tayo kasi 'di ba ganoon naman po ang pag-negosyo. Yes, kailangan talaga mayroon tayong investment ano po sa tools at saka sa mga equipments. Yes. Oo. Ah, tapos siguro kung gusto na niyang mag-upscale, mag-mass produce, siguro ay pag-i-pray at pag-ipunan yung pambili ng soya grinder. O for now, siguro ganun lang muna. O tama, ang importante marunong na tayong gumawa ka, ma'am. 'Di ba? Oo, kahit pangbahay lang muna hanggang ma-perfect natin yung lasa na gusto natin. Ma'am, pwede po ba 'tong lagyan ng ibang flavor? Kunyari, choco soya, ganun. Sure, ma'am. Actually, ginagawa po namin yan. Naglalagay po kami ng cocoa, nagdadagdag. So,
Choco soya. Ah, o oh, diba interesting? Naku, nakakatuwa naman yan sa mga susunod pag-uusapan natin yan. Iba't ibang yes. flavors din ng mga soya milk. Exciting, diba? Opo, ma'am. Opo, oh, ma'am, ito na tayo. Dito na tayo. Ito yung, I'm sure, ito rin yung mga tinatanong karamihan eh. Diba? Pag magne-negosyo, pag bibili, lagi natin i-consider magkano naman po ang presyo pagka magsisimula ako. Ilan po ang, magkano po ang kailangan kong dapat na i-prepare? Actually, yung na-compute po namin, this is based sa isang kilogram po na utaw or soybeans. Apo. Na ang prevailing price po natin sa utaw or soybeans ay 60 per kilogram. Apo. Yan po. At ang kailangan po natin na asukal sa isang kilogram na soybeans ay 1/2 kilogram. So, siguro 27.50 yung aming na-compute. Okay? And then, gumagamit kami ng mineral water, syempre, para talagang safe siya. So, ang cost ng mineral water namin ay 12.50 lang po. Sa isang kilogram yun ha. And then, yung aming packaging, which is, ang capacity niya ay 1 liter, ay 7 pesos yung PET bottle po natin. Okay, and then sinama din po namin yung labor. Siyempre, kasama talaga yan sa costing or pagbuha ng price. Okay, and then siyempre, pati LPG kasama na po. So, ang na-compute po namin ay isang kilong utaw or soybeans ay 260 pesos ang expenses po. Okay, at ang output ng 1 kilogram na soybeans ay 10 liters po na soy milk. Wow, ang dami. At ang presyo po, yes po, at ang presyo po ng aming soy milk dito sa university ay 50 pesos per liter. So yan po. So 260 yung ating expenses at ang na-produce po natin ay 10 liters na soy milk at 50 pesos isa. So, kung i-compute po natin, 500. Yung output natin ay 500 pesos. Di ba po? Yes, i-less po natin yung ating expenses na 260. And then, ang profit natin ay 240 pesos. Oh, not bad. Ang galing. Halos doble. Yes, diba? Ma'am. Napaka-profitable talaga. Very profitable. Ito yung parang tinatawag na ano ba yung tubong lugaw? Medyo yes, yes, ma'am. Yeah, medyo ma-process, may mahaba yung proseso, pero mura. At saka available ang soya milk. I mean, ang soya bean. Yes, ma'am. Ay, nakakatuwa naman to. Imagine, oh, ayan ka, ma'am, ha. Imagine sa isang kilo ng soya bean. Okay? Kasama na syempre yung asukal, tubig, packaging, LPG. Oh, lumalabas na nasa 260 ang cost. Tapos ang yield niya, okay, ang products niya 10 liters. So, kung ibebenta natin siya ng 50 pesos per liter, meron tayong 500 pesos. Ibabawas natin siya ngayon doon sa cost natin ng produkto na 260, may kita ka na 240. Eh paano kung 10 kilo, I mean, yeah, 10 kilo. O di magkano yun, 2,400 ang kita mo. Tama ba? Magaling, tama ba yes, yung math? Yes. Ang galing! Grabe, mas malaki pa sa kita ko sa isang araw. Pagka mag... diba? Talaga naman magsisipag at syaga lang talaga tayo dito mga kamam, ha? I'm sure marami na silang naiisip na, ah, talaga na kumasubukan nga yan. Thank you po, Ma'am Bel Salvador. Tuwang-tuwa talaga ako dito po sa kwentuhan natin ito. At ito, actually, kamam, nagsisimula pa lang tayo, ha? First pa lang to, opening salvo pa lang ng livelihood skill development training dito sa Magandang Umaga, Mami. At ito pa, hindi pa tayo nagtatapos. Opo, meron pa tayo, eh ma'am, ang tanong. Diba, kasi marami tayong, diba yung pinagpigaan nung pong soya beans, nung utaw? Yes, ma'am. Oo, alam nyo mga kamam, mag-share ulit si Ma'am Bel sa atin.
Okay, ano ang gagawin natin sa mga yun? Itatapon na lang ba natin or pwede pa tayong kumita? Ma'am, ano po ang masasabi niyo, Ma'am Belle? Diyan sa, dun sa sapal, dun sa residue, ano po? Yes, ma'am. Actually po, ang soya beans, sabi nga namin, zero waste. Walang masasayang, walang matatapon as much as possible. So, yung sapal po, hindi lang po pwedeng gawing soya balls na pang merienda. Pwede rin pong gawin siyang cookies. Pwede rin po siyang gawing palaman. Pwede rin po siyang gawing maruya. Shanghai, and et cetera. Marami pa po talagang pwedeng gawin. Ay, talaga. Alam, ma'am, actually, alam ko na, ma'am, na gagawa tayo ng soya balls. Pero nung sinabi niyo pa yung mga iba, alam niyo ka, ma'am, ang tawag natin dito ay the possibilities are endless. Depende sa imagination mo, ha? Depende dun sa creativity. Yes. So, kagaya ng sinabi ni Ma'am Belle, pwede pala siyang gawing maruya, pwede pala siyang gawing cookies, pwede pala siyang gawing ano pa nga yun. Ang may narinig ako, ma'am, eh, pwede daw gawin siyang parang sa toppings ng pizza or something. Pwede rin po ba yun? Ah, yes, ma'am. Yes. Siguro, yes, ma'am. Oh, babalutin mo lang siya. I mean, siguro lalagyan siya ng paloob na meat. Kaya nga eh, meatball nga eh, nalalagyan natin ng soya ball, lalagyan natin ng cheese sa gitna. Pwede yun, ma'am? Yes, ma'am. Actually, yan po igagawin ni Doc Freddy's later. Yung soya pizza. Ay, sana makarating dito sa kawayan. Yung crust, including yung toppings, may soya po. Oh, nice! Ala, ang galing-galing naman. Eh, naku, sana marami pa tayong time mo para magkwentuhan about that. I'm sure marami pa po kayong masashare. At yung mga nakikinig sa atin, yung mga mommies, marami nang naiisip ngayon na ideas. Siguro pagkatapos nilang magluto ng lunch ngayong araw, bibili na sila ng soya bean at magsisimula na magluto ng soya beans, ng soya milk. Sige, ma'am, aabangan po natin ka, ma'am, ha, sa susunod na Miyerkules. Kasama po uli natin si Ma'am Belle Salvador ng Quirino State University. Tuturuan tayo kung paano gumawa ng soya ball. Galing dun sa pinanggawaan natin ng soya milk. O, anong gusto nyo pa dyan? Diba? Kompletos ricados, wala pong matatapon. So, maraming salamat, Ma'am Belle Salvador. At marami po kaming natutunan sa araw na to. At sa'yo naman ka, ma'am. Thank you very much, ha, sa iyong pakikinig. I'm sure nag-enjoy ka. Kung meron kang katanungan, meron kang, ma'am, may tatanong pa ako eh. Hindi nyo natanong kanina sa usapan nyo ni Ma'am Belle. Sige po, huwag kang mag-alala. Pwede mo yung i-text, okay? Sa 0917-564-8388. O di naman kaya, kung nasa Facebook ka, punta ka lang po sa 1143 DZMR Facebook page. Later, gagawa rin tayo ng sarili nating Facebook page, mga ka-ma'am. Pwede nyo pong i-message doon, okay? At tatanungin kung ano yung mga gusto nyong tanungin, concerns, at ipaparating natin yan kay Ma'am Belle Salvador. Ayan! O, diba mga ka-ma'am, I'm sure nag-enjoy ka, natuto ka, pati ako, at marami ka nang naisip ng mga bagong idea sa mga gagawin dyan sa ating soya milk, ha? At muli po, nais po nating pasalamatan ang ating pong director ng University Extension Director ng Quirino State University, si Ma'am Fredis Dolohan. Ma'am Fredis, baka po meron ka pong pabaon na mga message po sa ating pong mga tagapakinig dito sa Ma'am. Okay, mga mami, wala nga pong dahilan na hindi tayo matututok kasi meron na tayo ngayong radio na kung saan dito namin ini-air yung ating skills training. So, tama po ng marami. Ayan. Thank you, Ma'am Freddy. Salamat na salamat din po sa pag-share sa amin. At ganun din si Ma'am Belle. Any closing message po, Ma'am Belle, sa ating mga nanay sa pag-try nila ng soya milk? Okay, ayan, mga mamsies. Hi. Hi. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood dito sa programa ni Ma'am Ray. Sana po, pagpatuloy po natin na makinig at manood palagi sa kanyang program. Ayan. Salamat thank po. You. Salamat, Ma'am Belle. Salamat, Ma'am Freddy. Thank you po. Hindi po dyan nagtatapos ang Magandang Umaga, Mami. Meron pa tayong verse. Maya-maya lamang po sa ating pagbabalik dito sa Magandang Umaga, Mami.
bago tayo magtapos sa ating program, I'm sure siksikliglig at maraming ramarami tayong natutunan sa araw na to. Pero hindi makukumpleto kung wala po tayong pagbubulay. Yan po ay manggagaling sa Proverbs chapter 12 verse 24. Sabi dito, diligent hands will rule, but laziness ends in forced labor. O diba, totoong-totoo yan. Alam niyo kung bakit po natin pinag-uusapan at sinishare ito pong ating itong mga technology and skills na ito, livelihood projects. Libre, no? Ang kailangan lang pala natin, subukan at gawin. At ang sabi sa Bible, kung tayo ay masipag, kung tayo ay matyaga, ito o, diligent hands, it will rule. Ibig sabihin, hindi tayo magiging ano, hindi tayo magiging palaasa, hindi tayo magiging pabigat, kasi kumikita ka eh, di ba? At ang promise naman sa Bible, tayo ay gumawa and God will do the rest for us. So, ayan ka ma'am ha, sana na-encourage ka dyan kasi si God naman talaga nagre-reward siya sa mga masisipag, sa mga tumatawag sa Kanya, at saka sa mga nagpupursigi at mga nagpupunyagi na mga nanay, na mga anak, na mga mister, at kung sino man ano, natatawag sa Kanya, tatawag kay God at hihingi ng tulong, bigyan tayo ng skills, ng karunungan, at ng mga tao na pwede nating pagbentahan later, di ba? So ayan po ang ating pong pagbubulay sa araw na to at kwentuhan sa araw na to. See you po uli sa Biyernes mga kamam, dito pa rin sa Magandang Umaga Mami. Ako po si Mami Rachel De La Rosa, nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin dahil tayo ay nanay at ang Diyos sa tuwina ang ating gabay. Bye po! See you on Friday! Thank you for listening and watching!